Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamta namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo naman ay naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila, sinabi ni Pablo. "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Muaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi, tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap, tinatangay noong hangin, ganon sila itataboy. Ganon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon
sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggalang na mga balo, mga tahanang siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwanin niyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Ang mahalagang paalala po sa atin ngayon ng mga pagbasa natin sa araw na ito, sa binyag pa lang, napuspos na tayo ng Espiritu Santo. Ang tanong po ay, napupuspos pa ba tayo ng Espiritu Santo hanggang ngayon? Paano po natin malalamang hindi? At paano po natin malalamang oo? Ito wala na ring tali-talinghaga. Diretsahan na. Masasabi po natin hindi tayo nabubuhay sa Espiritu pag tayo ay nakikiapid, puno ng kahalayan at kalaswaan. Pag namamalayan man natin o hindi ay ang sinasamba pala natin ay ang mga Diyos-Diyos ang ginawa natin para sa ating sarili. Ang power, prestige, at pleasure. Gayon din pag ang naghahari sa atin ay pagkapuot o galit, pag-aaway-away, pagseselos, pagkasakim o kasakiman, pagkakampi-kampi, kampihan, pagkakabahabahagi,
o pagkakawatak-watak, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Katulad ng kawalang pakundangan, kawalang pakialam, at kawalang galang o respeto. Diretsahan na yun. Walang tali-talinghaga. Ito pa isang diretsahan. Masasabi naman nating nabubuhay tayo sa Espiritu pag napupuno tayo ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Para mapanatili po natin ang balanse sa pagitan ng dalawang ito, ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, huwag tayong maging palalo. Yung palalo, ibig sabihin, sobra-sobra. O kaya naman overbearing. Huwag nating galitin ang isa't isa. Huwag tayong hamit. Ibig sabihin, huwag nating sagarin ang pasensya ng ating kapwa. At huwag rin daw po tayong mainggit sa isa't isa. Mahalaga pong malinaw sa atin ito para hindi natin mapaglalangan ang ating sarili o linlangin o lokohin ang ating sarili na kumbinsido tayong nabubuhay tayo sa Espiritu Santo gayong saan man tayo silipin, ang makikita pala sa atin ay false piety. Ganun pa man, mga kapatid, kung sisilipin naman talaga tayo, may makikita at may makikita rin sa ating kapulaan. Wala sa ating makaka-perfect sa listahang ito. Kung ito nga ang tingin natin sa mga inisa-isa natin kanina, listahan ng kung nakakaabot ba tayo o hindi sa kriteriya ng pagiging tunay na Kristiyano o deboto. Pero alam nyo, minamahal kong mga kapatid, sa tingin ko ito'y hindi lamang isang listahan. Ito rin ay isang magandang pasimula. Dakilang adhikain o simulain na marangal sa pagsasaayos ng ating world view o yung tingin natin sa ating sarili sa Diyos at sa sanlibutang ating ginagalawan. Sa oversimplistic na pagtanaw o yung pinakasimpleng pagtingin dito, napakadali pong sabihin sa isang banda na wala sa atin ang Espiritu Santo pag wala sa atin ang fruits of the Holy Spirit. At nasa atin naman ang Espiritu Santo sa isa pang banda, sa kabilang banda, pag nasa atin ang fruits of the Holy Spirit. Kaya lang hindi tayo ganun kasimple. Ang ating buhay Kristiyano ay masasabi natin na medyo komplikado. Hindi black and white. Kasi yung black and white thinking, pag meron tayong na-miss out na isa doon, ibig sabihin, wala sa atin ang Espiritu Santo. At pagka naman napuno natin ng lahat ng iyon, nasa atin ang lahat ng listahan ngayon, masasabi natin, nasa atin ang Espiritu Santo. Hindi po ganun kasimple. Tayong mga Kristiyano, nabubuhay tayo sa pagitan, kalimitan ng black and white thinking. Mayroon pong napakalaking gray area sa pagitan. At kung totoo ito, maaaring totoo din ito.
Kaya mag-iisip tayo hindi sa discrete categories, kundi sa continuum. Bakit? Kasi para pong ikinakahon natin ang Espiritu Santo pag ganun. Ini-assign natin sa Kanya ang mga kaya niyang gawin at ang mga hindi niya kayang gawin. Kabaligtaran po ito sa nature ng Espiritu Santo na parang hanging sumisimoy o umiihip kung saan niya ibig. Hindi ba? Narinig niyo siguro yan sa mga humiliya ng pari nung mga nakakaraan tungkol sa Espiritu Santo. Parang hangin na umiihip kung saan niya ibig. Ay paano kung gusto rin niyang samahan tayo sa ating mga kakulangan? Kung ibig niyang tulungan tayo sa ating struggle na mabuhay ng lumalakad sa kanyang landas. Sa hindi perfect, paano kung gusto niyang manahan sa kasama natin sa ating imperfection? Diba? Hindi natin iyan maiaalis sa kanya dahil Espiritu Santo siya. Ang presensya po niya sa atin ay hindi reward o gantimpala sa mga naka-perfect sa pagpitas ng fruits of the Holy Spirit. Ang presensya po niya sa atin ay gabay natin at tanggulan sa pagpapahinog sa atin ng fruits of the Holy Spirit. Patuloy nawa tayo niyang samahan araw-araw. At kung kinakailangan ay gabi-gabi, kung kailan mas maigting ang tunggali ang pansarili. Samahan tayo sa pagsusumikap nating mamuhay ng naaayon sa kanyang mga panukala o mga suggestions o mga promptings niya sa atin. Tingnan nawa niya tayo ng may pag-unawa sa kakapusan natin na mamunga at tulungang inurture ang buhay natin sa Kanya mula pa lang sa ating pagnanais o sa ating desire na mabuhay sa Kanya. Palakasin nawa niya tayo at gabayan sa araw-araw nating buhay. Palakasin din nawa tayo ng banal na Eukaristiya. Mahal na poong Jesus Nazareno, manatili po sa amin ang inyong Espiritu. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kanyang ibinigay na kapayapaan. At sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Patima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Patima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa.
Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso'y ihandog po natin sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno lahat ng ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama, nagmumula sa inyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob niyo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan din ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayong ang mahal na Birhey ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad,
na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang mahal na Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban ng aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahang walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!